Aso, nakatali ng 10 taon, muling pinakawalan. Ano kaya ang naging reaksyon niya? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang mga aso ay tunay na mapagmahal. Nagmamahal sila ng unconditional o ang pagmamahal nila ay hindi nakabase sa ano ang pinapakita mo sa kanila. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang aso na itinali ng 10 taon sa kadena at muling pinakawalan. Ano kaya ang naging reaksyon? Naawa-awang aso. Talagang maaantig ka sa kanyang kwento. Kaya, simulan na natin. Ang kaawa-awang aso na ito ay walang kumot at walang laruan. Maraming pagkakataon na wala siyang tubig at pagkain. Puro putik ang katawan at hirap sa paglalakad. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, andito lang siya nakatayo, paikot-ikot ng 10 taon, hindi makatakbo-takbo at makikita sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan. Tunay na kaawa-awang aso. Madalas nakikita ng mga kapitbahay ang sitwasyon ng aso na ito. Ayon sa kanila, umihi daw ang aso sa pinto ng bahay kaya siya pinalabas. Kaya naman, binibigyan nila ng pagkain ng aso at naisipang gumawa ng paraan para matulungan at mapakawalan ang aso. Pero hindi rin naging madali ang pag-rescue sa kanya. Dahil may nagmamay-ari sa aso at hindi nila pwede basta-basta kunin na lang ang aso. May mga tinatawagan silang mga agency na maaaring magligtas sa mga hayop pero hindi sila nakakuha ng tugon mula sa mga ito. Magawa pa kaya nilang mapakawalan at ma-rescue ang aso? Kaya taong 2012, buti na lang ang animal advocates na tumutulong sa mga hayop ay gumawa ng paraan para agad na mapakawalan ang kaawa-awang aso. Matapos ma-rescue ang aso, nadiskubre na sobrang dehydrated at hirap na sa paglalakad ang aso. Hinanghina din ito, maaaring dahil sa bihira pakainin. Nang ahitin ang kanyang makapal na balahibo at paliguan, laking gulat nila sa kanilang nakita. Nalaman na sobrang payat na pala ng aso, mukha lang mataba dahil sa makapal na balahibo. Bagamat pinangalanan siya ng Judas ng kanyang dating may-ari, pinalitan ng mga nag-rescue ang pangalan niya ng Judith. Kaya ang aso ay nakatira na sa isang tahanan na may 2 tao na magbibigay ng kanyang pangangailangan, mag-aalaga at higit sa lahat, ibibigay ang pagmamahal na para sa kanya at deserve niya. Ang kanyang bagong pamilya ay binili din siya ng cart para magawa niyang makapaglakad at makatakbo ng maayos. 1 taon at kalahati ang nakalipas. Binawian ng buhay ang asong si Judith. Sa kanyang pagkawala at mga huling araw, purong alaga, saya at higit sa lahat, pagmamahal ang kanyang naranasan. Ang kwento na ito ay mula sa animaladvocates.com. Ikaw, naantig ka ba sa kwento ni Judith? Anong masasabi mo? Comment down below. Ang mga aso ay may talino na katumbas ng 2 taong gulang na sanggol ayon sa pag-aaral ng mga animal psychologist. Kaya naman kaya nilang matutunan hanggang mahigit sa 200 na salita at galaw. Ikaw, anong pangalan ng aso mo? Naniniwala ka din bang ang alaga mong aso ay nagmamahal ng walang kondisyon o kapalit? Comment down below at share mo naman yung opinion mo at masabi mo dyan sa comment section. Make sure na panoorin mo din ang video ko na ang title ay Lalaki na pansing tinitignan siya ng aso tuwing natutulog gabi-gabi. Bakit kaya? Narito ang preview. Panoorin. Lalaki na pansing tinitignan siya ng aso niya tuwing natutulog gabi-gabi. Bakit kaya? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa unang tingin sa larawan, mapapansin ang kakaibang tingin ng aso na tila nakakatakot. Pero sa totoo lang, talagang ikakagulat mo kung bakit niya ba tinitignan ang kanyang amo tuwing natutulog sa gabi. Ano kaya ang nakaraan ng asong ito? Kaya, simulan na natin. Kaya make sure na check mo din ang isang mga video ko na ito. Na sigurado kong mag-enjoy ka at click mo na rin ang bilog na ito para takasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo.
Once again, this is Clark TV, and I will see you guys on my next video. Peace out!